ate, mga kuya. Ayan, panibagong araw na naman po. At nais ko lang po i-share sa inyo sa araw na to, yung sa vlog na ito. Ayan. Paano po ba ako nakapag-asawa ng Taiwanese? O paano ko ba nakilala ang aking asawa? Bago po ang lahat, yan. Bago po tayo magpatuloy sa at bago ko po ma-share sa inyo yung aking buhay, yan. Nais ko lang po na pakisuportahan nyo po ang Ate Beng's vlog. Paki-like and subscribe po ng aking pong channel. In this channel po, gusto ko lang din ipakilala yung channel ko. Hindi lamang po yung buhay ko. Ang gusto ko ma-share sa inyo, makapagbigay din po ng life tips and encouragement, inspiration po sa mga manunood. Makapagbigay po ng konting aral. Aral ng buhay. Yan. Lalo na po, especially sa ating mga OF. W. Ayan. Sa mga bago lang po sa aking channel, ako po si Ate Beng. Isa po akong dating OFW dito sa Taiwan. Nakapag-asawa ng isang Taiwanese. Kaya ang isa-share ko po ngayon ay ang paano ba ako nakapag-asawa ng Taiwanese. Ayan. Paano ko siya nakilala at paano kami nagkaintindihan. Siyempre po, hindi po kailayan na ang nagiging problema po is yung language. Lalo na po sa mga Chinese, is hindi lamang basta marunong kang magsalita. Marami silang mga intonation na kung minsan, iba-iba yung ibig sabihin. Pero pag binanggit mo, parang parehas lang sa ating mga Pilipino. Ayan po. Nakikita nyo po ngayon is yung picture no. Kami ay ikinasal ng aking asawa. Ayan, paano ko po ba nakilala ang aking asawa? Nakilala ko po siya. Nag-OFW po ako dito sa Taiwan. Year 1995 ba yun? So, 1995 nung pong mga panahon na yon, Taiwan po is yun yung kasalukuyan na nagbo-boom sila sa ka-industrial, ganon. Sa electronics, napakalakas po ng mga factory dito noon. So, nag-OFW din po ako. And then, nung nasa pagiging OFW ko, ako po yung nakapagtrabaho sa... Bali, tindahan siya. Tindahan, then araw-araw. Tindahan siya, tapos ang mga paninda namin is yung mga pagkain sa umaga. Tsaka mga yung ginagamit po nila sa kanilang pag-aalay or yung pagpapaypay na tinatawag. Yung mga incense stick. Yun yung sa tindahan namin, yun sa tindahan na pinasukan ko. Yun, dahil naka-expose po tayo, yun, dahil tindahan nga, kada umaga, maraming bumibili ng mga paninda, ganun. Is, pati ako nabili. Yan, pati ako nabili. Na totally nabili po yun, nakilala ko po dun yung aking husband. Yan, nakilala ko siya, bumibili siya sa akin, bumibili ng almusal kada umaga. Then, nung pala, parang tinatandaan na niya ako na liligawan ko to. Ganon. Niligawan, hindi po ako yung niligawan. Ang niligawan po yung boss ko. So, ganon po yung nangyari kung bakit ako nakapag-asawa ng Taiwanese. So, niligawan yung boss ko. Sa boss ko sila nakipagkaibigan. Ayun. Then, yung boss ko naman is, binalaan niya ako na huwag akong makikipagkaibigan sa mga, ayaw nila akong paligawan. Sa madaling salita, ayaw akong paligawan ng boss ko, ng mga boss ko, ng mag-asawa. Araw-araw nabili siya, gano'n. Ayan, nabili siya. Pati gabi, pagka nandun ako yung nagbabantay dun sa tindahan, ay binibilan ako ng ano? Binibilan ako ng merienda. Ayun. Then, may ginamit na isang Pilipina. Naging translator namin kung ano yung gusto niya. Then, yun. Madalas na siyang pumupunta sa tindahan. Hanggang 1 year lang akong nag-OFW kasi hindi ko na kaya yung pressure. Hindi ko na kaya yung pressure nung may nanliligaw sa'yo tapos kontra yung boss mo. Ganon. And then, siguro hindi rin ako sanay sa ganong trabaho dahil hindi ko masyadong nakayanan. So, nung umuwi ako ng Pilipinas, pumunta siya sa Pilipinas. Yun, sumunod siya sa akin sa Pilipinas. Then may kasama siyang translator na yun sila yung namanhikan doon sa aking nanay, sa aking mga magulang. Then sa parang nagustuhan ko siya, pero siya yung nagustuhan ko kasi siya lang yung hindi nag-offer talaga ng pera. Parang naano ko noon kasi dito uso yung dote-dote ganun, yung parang binibili yung mga babae, which is doon sa panahon ko na yon is parang naliliit ako kapag yung ganun yung proseso ng pag-aasawa. So mas pinili ko talaga yung nanligaw na nag-effort talaga siya na pumunta sa Pilipinas. Yun, nag-effort siya. Ano kami yon, nag-abali
July, nagpunta siya ng Pilipinas. August, monthly, umuwi siya ng Pilipinas. July, August, September, October, yun, October na, bali apat na beses na siya umuwi ng Pilipinas. Noon na ako nag-decide na, o sige, sagutin na kita. O sige, then ayun na, nagproseso na, nung sinagot ko na siya, hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa, nagyaya agad ng magpakasal. So that is the beginning of our, ayun ang kwento ng aming pagiging, pagkakaroon ko ng asawa dito sa Taiwan. So nag-start po kami sa ligawan, talagang nag-effort, nagkaroon kami ng time para magkakilala muna bago po ako nagpakasal sa kanya. So yun po yung aking kwento, kaya ako'y naririto sa Taiwan. Then sabi nga po sa pag-aasawa ng isang hindi nating kalahi is marami tayong natututunan, marami tayong adjustment na ginagawa. At isa po yun yung syempre yung tradisyon nila. Natutuwa lang ako kasi yun, napakabait ng family. Hindi ko po nila lahat pero marami ding nakapag-asawa ng mga Taiwanese, ng mga Pilipino na hindi rin mga nagiging successful, may mga naghihiwalay, may mga nagdi-divorce. At yung iba naman po is nauuwi talaga sa wala or umuwi ng Pilipinas, hindi nagiging successful just because yung language barrier nga natin tinatawag tsaka yung mga traditions. Yun po yung kwento ng aking buhay. Nakapag-asawa ako dito sa Taiwan at by the grace of God naman po yun, nakaya ko naman. Ngayon, mayroon akong dalawang anak. Ayan, sila. My family. Ayan po, tingnan nyo po sa pictures na lang at sa susunod na mga vlogs ko, isasama ko sila dahil ngayon kasi ang mister ko is nasa probinsya or nasa Kaohsiung. Nandito kami ngayon sa Taipei. Doon ang work niya kasi, ang work niya is nasa Kaohsiung. Then ang mga anak ko naman, di ba, malalaki na sila, may mga sarili ng mga buhay, isang 21 at isang 23 years old. Ganun na po sila kalalaki kaya hindi na natin sila makontrol, may sarili-sarili ng mga buhay. But ko, isa lang yung i-share ko sa mga kapwa ko, mga Pilipino na nakapag-asawa ng mga foreigner, hindi man dito sa Taiwan o doon man sa ibang bansa. Ang i-share ko lang bilang isang nanay, bilang isang asawa, bilang isang nanay, siguro kahit na iba-ibang lahi yung ating mga napangasawa, saan man tayo nakapag-asawa, mayroong mga nakapag-asawa ng Americans, mga Canada, Europe, Australian, or dito lang sa Asia, mga Indians, or mga Turkish, saan pa ba, mga taga-Korea, ganon, or mga talagang mga China, Hong Kong, or whatever na, anumang nasyon yung ating mga napangasawa. Ang maibibigay ko lamang pong payo sa ating mga nakapag-asawa na mga foreigner is wag po nating kakalimutan unang-una is yung guide po ng Lord sa atin. Yan, napakahalaga po kasi yung meron tayong Diyos na talagang hinihinga natin ng lakas, hinihinga natin ng wisdom, ng knowledge. Para paano natin maging intact yung family natin. Siyempre, pag po may Lord tayo, may Diyos tayo sa puso natin, yung pasensya, yun, yung faithfulness, patience, lagi pong nandoon, akibat na po lagi doon. Tapos sa pagpapalaki po sa ating mga anak, siyempre sabi nga po, wala daw po tayong isang magandang ipamamana sa ating mga anak maliban doon sa ipakilala natin sila kay Lord. Magkaroon sila ng divine fear. So, lalo na po dito sa Taiwan, meron pong iba yung tradisyon nila, iba yung sinasamba nila, iba yung kanilang may mga Diyos silang sinasamba, Diyos-Diyosan, or yung mga Buddha, gano'n. Payo ko lamang po kasi, ito po ay isang payo lamang, na if mapakilala natin sa ating mga anak, yung tunay na Diyos, yung magkaroon sila ng divine fear sa ating Panginoon, is napakalaking kayamanan na po na pwede natin ipamana sa kanila. Naroroon yung respeto, naroroon yung pagmamahal. At nakita ko po yun sa aking mga anak dahil pagkabata pa lang nila, talaga pong inano ko sila sa pananalangin, sa pagpipray, ganon. Pinakilala ko sa kanila yung Lord. At sa awa naman po ng Lord, yun, lumaki po sila ng may banal na pagkatakot. At hindi ko po naranasan yung sagutin, ganon, yung barumbaduhin ng mga anak, kasi po hanggat lumalaki, kasi iba nga yung tradition nila dito. Thank you Lord, kasi yun lang mo po yung binigay na wisdom sa akin ni Lord na sa pag-aasawa ko dito sa Taiwan,
is mapalaki ko yung aking mga anak ng may banal na pagkatakot kay Lord. At napakalaki na pong reward sa akin noon. Sana po may natutunan po kayo dito sa videong ito. At sa susunod ko pong mga videos is ipapakilala ko sa inyo ang aking pamilya. At naway may matutunan po kayo sa kwento ng buhay ng mga OFW dito sa Taiwan at sa aking mga nakakahalubilo. Gayun din po sa aking buhay. Ayan, marami pa po akong mga isi-share sa inyo na mga kwento na maaaring kapulutan din po natin ng aral. Marami pong salamat sa panonood. Don't forget po, like, share, and subscribe po natin. Ate Bengs TV for the glory of God po. God bless you all. Mahal po kayo ni Lord. I want to fight.